So, ayan mga kulikot, welcome again sa ating YouTube channel, Kakulikot Vlogs. So, ngayon, bali, ayan, magpapalit tayo ng brake lining. Ayan, sa harap yan ng 6-wheeler na forward Isuzu 6HE1. So, ayan, tatanggalin natin yung mga lumang rivet na yan. So, ayan, tatanggalin natin lahat yan. Sisinsilin natin. So, ngayon, naggawa ako ng fabricate lang na punsula ng ating rivet na yan. Meron akong ginawa dyan para doon natin na ikakalang yung ulo ng rivets na atin namang sisinsilin para ma-press naman siya, kasi wala tayong press-in na machine para mag-press doon sa rivet natin. So ngayon nagpabricate lang ako, kaya yun yung ating ginamit. So kung kayo wala rin pang press, pwede rin kayo mag-fabricate ng ano, ng kanyang punsula ng rivet na yan. Ayan. So ayan mga kulikot, natanggal na natin yung kanyang lumang lining. So ayan yung kanyang brake shoe, ipipit natin yung kanyang bagong lining, brake lining. So ayan, lalagyan natin ng bagong rivet. Ayan. Kailangan sakto lang yung haba ng rivet, huwag yung sobrang haba kasi siyempre babaluktot yan, hindi gaganda ang press niyan. May tendency lumuwag, umiikot yung ano, yung lining. So ayan yung ating ginawa na ano, fabricate lang natin tapos sinsil. Ayan. Kailangan maganda yung pagkaka-press niya ng sinsil. Kailangan pantay para hindi kawang yung ating bagong lining. Ayan mga kulikot. Pwede rin kayong gumawa niyan. Kasi kayang-kaya niyo naman gumawa niyan. Isang rod lang, tapos yung kipihang upuan niya, welding niyo lang. So ayan, meron na kayong punsula ng ano, rivet para sa ating brake lining.
Tapos yung hirap-hirap lang sa loob natin. Ayan, mga kulikot. So, ayan, tapos na yung ating replacing brake shoe lining. Bali, pang harap yan, yung apat na yan. Ayan, so, ikakabit na natin yan, yung apat na yan. Shoutout nga pala kay Timbal TV Vlogs. Ayan. Kay Boss Jason Sarmiento. Kay Leo Plagne. At sa Galmal Drivers. Kay Kuya Butchoy at kay Boss Jeff. Ayan, thank you.